Imbis na palay ay napipilitan ang ilang-ilang magsasaka sa Paracale Camarines Norte na mag-ani muna ng ginto. Hindi pa raw kasi sila makapagsaka sa mahal ng puhunan na sinabayan pa ng matataas na presyo ng mga bilihin. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Alas 6 ng umaga pa lang, simula na ang araw ng 55 anyos na si Kuya Dennis sa Paracale Camarines Norte. Mabilis ang umagahan muna para handa sa trabahong kakaharapin. At saka maglalakad na papuntang palayan. Sa buwan na ito, karaniwang inihahanda ang mga lupa at binubuhos sa mga binhi para sa susunod na anihan. Pero nang samahan namin si Kuya Dennis, iba ang aming nadatnan. Iba pala kasi ang aanihin sa mismong sakahan. Imbis na palay ngayon ng ano namin, kabud-kabud muna po nga. At sa mahal nga po ma'am nung abuno. Kakabud-kabud nga kami ito. Ano pa yung binhi namin para mayroon din kaming maiaraw dito sa bukid namin. Pagkakabod o paglalabadero ang tawag dyan. O mano-manong proseso ng pagkuha ng ginto. Tradisyon na raw yan dito sa bayan sa Paracale, na ang ibig sabihin ay para hukay. Sa paglalabadero, arawan ang sahod. Kikita kaya tayo ng malaki-laki naman ngayon. Araw kaya tayo dito ng 350, 400. Pero walang katiyakan kung magkano ang kikitain. Imbes na may traktora at kalabaw na katulong ang mga magsasaka, dito sa paglalabadero, daig pa nila ang kalabaw dahil sila mismo buong araw nagtatrabaho. Makakuha lang ng kahit katiting na ginto. Pero gano'ng nga ba kahirap ito kumpara sa pagsasaka? Tara, alamin natin. Pwede pa to. Nagsisimula ang proseso sa paghukay sa sakahan para makakuha ng lupang posibleng may ginto. Ang mga lupang ito, hahanguin paakyat gamit ang sako at lubid. Pagkatapos niyan, ay ibababad ito sa tubig at tila ilalabahan para mahiwalay ang lupa sa buhangin at gawing pino. Bibistayin o sasalayin agad ang lupa para mahiwalay ang ibang buhangin. At papagpagin na ito sa tinatawag nilang pabirik kung saan unang makikita ang ginto. Yeah. Tama ginagawa ko ah. Pero bakit doon mas nasasala yung ginto? Magkasi ba yung ginagawa niyo kumpara doon sa ibang mga pagmumunat sa mga pagmumunat? Kasi po, sa mababaw, wala namang kami ginagamit na kimikal. At na, makakabili na dito ng 1 kilong bigas. Sa huli, lulutuin na ang mga butil na ito para mabuo. At matapos ang isang buong araw, ganito ang kalalabasan. Ipinatimbang nila ang nakuwang ginto sa bayan at ito na ang inabot. 3,840 pesos. Pero dahil 6 silang naghahati, ang nakuha lang ni Kuya Dennis, 548 pesos. Minsan lang umabot sa ganoong presyo ang paglalabadero, pero maliit lang daw ito lalo kung may pinag-aaral ka. Sa kabila ng kinikita, mas pipiliin pa rin daw ni Kuya Dennis ang pagsasaka. Ay, nambiroon po ang magsaka. Ay, una-una nakakapagpahinga nga po kami pag may palay na. Dito, sige, pakikwento lang po. Bakit? Bakit mo?
Hirap ako ang buhay eh. Tatapatin ko lang kayo, ma'am. Opo. Hindi po ako nakapag-aaral. Hindi po kayo nakapag? Aral? Opo. Lahat yung pangalan ko, hirap ko isulat. Mm-hmm. Tarong bukas sa mga tao dito. Kaya ako'y ganito lang, magsasaka lang talaga. Tutusin po, hindi ko po ano magkabud talagang saka lang. Ang hirap po, ma'am, magkabud. Nakita mo yung sitwasyon kanina. Halos nilalagnat na kami. Paglilinaw ni Mang Dennis, pansamantala lang nila yan ginagawa para din makadagdag pang tusto sa araw-araw at pangkapital sa pagsasaka. Maraming ganyan para... Kwento pa ni Kuya Dennis, kung mababa lang sana ang presyo ng abono, mas maaga sana silang makakabalik sa pagsasaka ngayong buwan. Umaabot daw kasi ng 3,000 gasto sa abono, bukod pa sa gasto sa binhi at puhunan. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Paracale, may mga ipamamahagi silang binhi. Pero aminado sila na limitado lang mabibigyan nila dahil sa limitado ring budget ng DA. Patuloy naman daw sila naghahanap na dagdag na tulong sa magsasaka. Pinapayagan naman din daw ang paglalabadero. Pero paalala nila, huwag gagamit ng kahit anong kemikal. Basta sigurado yun lang po na maibalik sa dating forma yung sakahan. Para nang sa ganun, pakinabangan ng mahabang panahon pagsasaka. Hindi naman naapektuhan yung lupa, no? Kasi kung walang kemikal naman. Hindi naman siya ginagamitan ng kung anong toxic chemicals. Maliban siyempre dun sa ano, pag ano nung, kasi hindi mo naman makukuha ng ano yung ginto na hindi ka gagamit talaga ng mercury. Pagtitiyak naman ng mga magsasaka, isinasaalang-alang naman nila ang lupang pinagkukunan ng ginto dahil dito rin sila mismo magtatanim. Sa ngayon, ang tanging hiling na lang ni Dennis at ilang magsasaka, tulad ng gintong inaani nila ngayon, maging makinang din ang kinabukasan ng kanilang pangkabuhayan sa pagsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.